mga misteryosong kakaibang pangyayari sa buong mundo ay patuloy na nagaganap. May ilang mga nag-aakala na ito ang mga palatandaan ng mga darating na pangyayari. Ulan ng dugo, nakakatakot na pula na langit, mga kalsadang basang-basa ng dugo. Anong nangyayari sa mundo? Nakikita natin ng mga ganitong paulit-ulit na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mayroon bang saintipikong paliwanag para sa mga kakaibang nakabahalang pangyayari na ito? O ito ba ay mga tanda ng supernatural na hindi may paliwanag ng lohika? Makikita ba natin ang anumang sapitong huling salot sa ngayon? Manatili at magpatuloy sa pag-abang. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang kakaibang dugudugong ulan na nangyayari. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pangyayari ay nangyayari noon pa sa mga nakaraang mga taon at ito ay paulit-ulit na nangyayari sa mga iba't ibang pagkakataon. Ito ay kakaiba at nakakatakot. Ngunit ito ba ay isa sa mga salot o mayroong saintipikong paliwanag? Pumunta tayo sa Russia. Ayon sa Russia Express News Outlet, tungkol ito sa dugudugong ulan sa Russia. Ano ba ang naging sanhi ng dugudugong ulan na ito? Kung bakit nagiging pulang ulan mula sa langit? Ang dugudugong ulan na pulang ulan ay nagdulot ng takot at kalituhan sa liblib at malayo ng Siberian City ng Narels sa Russia. Pero ano ba ang sanhi ng pulang ulan ito na tila dugo mula sa kalangitan? Ano ang naging sanhi nito? Ito ay nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Ito ay isang kakaibang kaganapan sa panahon ng weather at nagdulot ito ng pagkabigla sa maraming mga residente ng Narels, isang Siberian city sa Russia. Sa pamamagitan ng video na ito at mga litrato, makikita natin ang pulang tubig na tila dugo na bumagsak sa mga kalsada at mga sasakyan. Ito ay nakakuha ng malawakang atensyon dahil sa mga koneksyon nito sa mga plague ng Biblia sa Ehipto. Isa sa mga saksi ay nilitulad ang eksena sa isang horror na pelikula na tila dumadagundong ang dugo mula sa sugotang kalangitan. Pero ano nga ba ang eksenang sanhi ng kakaibang pag-ulan na may kulay ng pulang dugo na ito? Ipinahayag ng malaking kumpanya ng pagproseso ng metal na North Nickel na ang ulan ng dugo ay dulot ng operasyon ng paglilinis ng sahig ng lokal na Nadezhdanskiy Processing Plant. Ang dugudugong ulan ay naganap ng malakihang dami ng pulburang pula na kilala bilang rust na tinanggal mula sa sahig ng gusali. Ang pulburang ito ay naglakbay patungo sa mga sasakyan at parking lot ng gusali sa tulong ng hangin. Ang pagsasama ng pulburang ito at ulan ay nagdulot ng ulang tila may dugo na bumagsak sa ilangang kanlurang bahagi ng United Kingdom. Ipinaliwanag ng UK Met Office ang kaganapang ito sa ganitong paraan. Bagamat tila isang bagay na makikita mo sa pagtatapos ng mundo, ang dugudugong ulan ay isang termino na ginagamit sa isang harmless na pagpapakita na ang ulan ay may pulang kulay na bumabagsak mula sa kalangitan. Naiintindihan na ang dugudugong ulan ay nagaganap kapag may mataas na konsentrasyon ng pulang pinalamutian o partikula na naghalo sa ulan na nagbibigay sa ulan ng kulay pula habang ito ay bumabagsak mula sa kalangitan. Ang dugudugong ulan ay hindi totoong isang meteorological o scientific term. Ito ay isang kolokyal na pahayag na may mahabang kasaysayan. Ayon sa Earth Observatory ng NASA, ang mga pagbanggit tungkol sa dugudugong ulan ay umabot pa sa panahon ng Roman statesman na si Cicero bago pa ang pagkapanganak ng ating Panginoon Jesucristo hanggang sa Middle Ages. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kakaibang kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit mahalaga rin talaga na may mga saintipikong paliwanag patungkol dito. Ngunit ang kakaiba, mga kaibigan, at kapansin-pansin na hindi lamang ito ang pangyayari, mga kaibigan. Way back April 16, 2015 ay nangyari rin ito sa bansang China. Ngunit hindi tubig ang naging dugo, kundi ang kalangitan ay naging dugo. Ito ay nangyari sa Sichuan City, East Province ng China. At ito ay naging viral na umabot ng 150 million views sa Twitter ng China. At ito, mga kaibigan, ay hindi may paliwanag ng siyensya. Isang pangyayari rin ang na-witness noong 2016 na kung saan makikita ang tubig na dugo na nangyari sa Dhaka, partikular sa lugar ng Bangladesh.
Ngunit hindi, mga kaibigan, ito ang una at huli na pangyayari patungkol sa bagay na ito. Sapagkat nito lamang, June 29, 2023, nakita, mga kaibigan, sa isang Free Press Journal ang mga dugo na umaapaw sa lugar ng daka. Ngunit ito, mga kaibigan, ay mga dugo raw na mga hayop na pinatay na lumaganap sa buong lugar dahil sa sobrang dami ng dugo na ito. Dahil ginaganap nila ang kanilang festival patungkol sa pag-i-slaughter ng mga animals sa lugar na ito. Nirecord naman, mga kaibigan, noong Mayo 2022 sa lugar ng United Kingdom ang pag-ulan ng dugo. At ito, mga kaibigan, ay hindi rin maipaliwanag ng siyensya. Ngunit ganun paman, ano nga ba ang binabanggit, mga kaibigan, ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Dahil sa ulit mga kapanahunan, magkakaroon, mga kaibigan, ng pitong huling salot na darating sa ating mundo bago darating ang ating Panginoong Diyos. Ito ay mababasa natin sa libro ng Apokalipsis chapter 16. Sabi dito, isa sa mga salot ay ang pagiging dugo ng mga tubig. Pahayag 16 verse 3. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo ng gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa mga tuwid ay nasa sa dagat ay nangamatay. Mga kaibigan, ang mga salot na ito na halimbawa na darating sa huling kapanahunan ay talagang mangyayari. Bagamat may mga pangyayari patungkol sa pagpula ng mga tubig, ay hindi pa ito, mga kaibigan, ang salot na hinihintay natin, sapagkat ito ay magiging malawakan na mangyayari sa buong mundo. At ang mga tao na namarkahan ng Diablo at hindi tinanggap ang ating Panginoong Kristo, sila ang maapektuhan ng salot na ito. Apokalipsis 14 verse 9-11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan kailanman, at sila'y walang kapahingahan. Araw at gabi sila mang nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Mga kaibigan, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Jesus, dahil ayaw niya na tayo ay makakaranas ng mga salot na ito na mangyayari sa mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil dalawa lamang ito, mga kaibigan, kung tayo ay hindi nagpasakop sa ating Panginoong Jesucristo at hindi tinalikuran ang ating mga kasalanan, ay sa bandang huli tayo ay mapipiligro ng huling mga salot na ito. Ngunit kung araw-araw tayo ay nakikipaglakad sa ating Panginoong Diyos at isinorender natin ang ating buhay sa Kanya at tinalikuran ang ating mga kasalanan, tayo ay magiging ganap sa huling kapanahunan at hindi tayo mapipiligro ng pitong huling salot na darating sa ating mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos, at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa mga salita po ninyo na ito po ang mangyayari, Panginoon, sa huling mga kapanahunan, mga propesiya na kailangan po naming malaman upang may handa po namin ang aming mga sarili at ang aming mga mahal sa buhay bago po darating ang kawakasan ng mundo, bago po kayo darating sa mapalat na pag-asa na aming pong napakatagal nang hinihintay. Tulungan kami, Panginoon, na manampalataya hanggang sa huli, at gabayan kami at bigyan ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa aming buhay sa hinaharap, at mapununawa ang aming puso ng kagalakan, sapagkat nandito po ang aming Panginoong Kristo. Tulungan kami, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.